Ayan mga pren, so sa oras na ito, andito po tayo sa harapan ng aking computer mga pren. Alright, so naghahanap po muli tayo ng bahay na bibilin. So dito sa internet, nandito lahat mga pren, ang mga uri ng bahay na kung anong gusto natin. Kung bago, ayan, bago yan. O kung kalumaan, alright, ay nandito lahat. So ayan. Ito mga friend ay 53 square meter, 3.7 million, medyo mahal mga friend. Ito naman 48 square meter, mas mahal na naman, 4.9. 37 square meter to 3.7 million mga friend, mahal, isa pang kwarto. Hanap pa tayo, 73 square meter, mas mura ng konti. Dalawang kwarto. Tingnan natin mga pren. Ayan ang kanyang kitchen. Kanyang CR. Ayan ang kanyang outside view mga pren sa may terraza. Alright. So gusto ko yan. Yung may lilim ang kanyang terraza mga pren. Wow. Maganda kanyang outside view mga pren. Alright. Yung living room. Meron siyang pag-aapo yan. Pero parang peke naman ata yan mga friend. Alright. So gusto ko sana yung ganyan. Yung may pag-aapo yan. Pero yung tunay. Hindi display. Ayan. Check natin kung kailan siya naipatayo mga friend. Alright. Ayan. Naipatayo siya nung panahon ng kopong-kopong. Tsaka yung kanyang energy marking mga pren ay letter E at tsaka pula mga pren. So ibig sabihin ay mahal ang kanyang sigil ng kuryente. So dapat green siya mga pren tulad nyan. So kapag green, medyo mura daw ang kanyang kuryente mga pren. Alright. Pero letter G naman. So hindi pasok sa quality ng kumuna mga pren. Alright. So, dapat letter A, B, C, D. And, subukan nga natin mga pren yung tinatawag nilang rekehus o yung tinatawag na duplex type o dual house o kung ano-ano pa man. Ayan, up and down siya mga pren. Oy, alright. Maganda ang kanyang banyo mga pren. Medyo maluwang, alright. Kanyang kitchen, alright. Sa labas ang kanyang outside view. Yan. Wow. Ganda siya. Alright. So, ayan yung kanyang pag-aapo yan. Yung gusto ko, tunay yan mga pren. Tunay na pag-aapo yan yan. So, yun. Wow, maluluwang kanyang bintana mga pren, alright. Kitang-kita sa labas. Maganda mga pren dahil meron siyang backyard. Alright. Gusto ko yan, may garden. Ayan ang kanyang plano. Sa my second floor, tatlong kwarto mga pren. Ayan. So, yun ang second floor, mga pren. May tatlong kwarto, alright. Sa baba, salas at saka kitchen. Alright. Pero, check natin kung kailan siya na ipatayo, mga pren. Pero, check natin, mga pren, kung kailan siya na ipatayo. Ayun. 1973 siya na ipatayo, mga pren. Hindi pa ako nipapanganak noon. Tsaka, ang kanyang kuryente ay letter D. Pula, mahal, mga pren. Right. So, mag-actual naman po tayo, mga pren. So, ayan po ang opisina ng Ubos. Kung saan po kami nag-i-inquire ng mga bagong bahay. Ayan. So, ang mga building na yan ay mga apartment na bagong-bago, mga pren. Nung nakaraang taon lang siya natapos. Alright. So, yun. Yan ang vast, mga friend. Alright. Di ba ang lapit? Labas ka lang ng bahay mo. Sakay ka na. Tsaka malapit yung aming tinitirhan ngayon.
Sa likod ng puting bahay na yan, dyan po kami nakatira ngayon, mga friend. Alright. Maganda ang mga apartment na ito, mga friend, dahil bago. At saka yan, nagsisitayuan pa ang mga ibang building sa may likuran niya, sa may bungad. Alright. Maganda dahil bago, pero maganda rin ang presyo, mga presyo. Pero quality naman. Ayan, nagsisitayuan na parang mga kabute ang mga building dito, mga friend. So, matatapos daw hanggang sa 2022 pa, mga friend. Alright. So, maganda sana dito dahil malapit lang aking pong trabaho. Diyan, doon sa baba, sa may likuran ng building na may tatak na Hyundai. Nasa 10 minutes walk away mula sa aking pong tinitirhan. Alright. Ang kagandahan pa dito, mga friend, alright, ay malapit ang sakayan ng papunta ng city. Nasa 5 minutes walk. Sasakay ka ng tren papunta ng city, mga friend, alright. Tsaka yung bus na papasok sa trabaho po natin. So, lapit-lapit lang. Nasa 2 minutes walk. So, ayun pa ang kanyang grocery. Ang lapit-lapit, mga friend. Nasa 50 meters away. Mula sa mga apartment na ito. Alright. Ang lapit ng grocery. Tsaka, wala po tayong may papakitang laman loob. Laman loob. Mga kwarto ng apartment na yan. Alright. Dahil si Commander lamang po ang pumunta na nag-view o tumingin sa mga apartment na yan. Dahil nung araw ng kanya pong visiting, alright, nung kanyang viewing ay nasa work po tayo. Alright. Alright, mga friends. So sa araw nito ay continuation po ng aming visiting, pangalawang attempt ng house hunting. Magha-house hunting po kami, alright. Ito po ang second day o second attempt ng aming pong house hunting. So dito po kami sa bahay aming pong visiting. So ito yung place. Wow. Ayan ang mga bahay, mga friend. Alright. So, mamibili kami dito. So, ito po ang kanyang furnitures. Right. And ito ang kanyang bodega. So, master bedroom. Oh, yeah. Sonar ne. Darlit po siya, man. Ito ang kanyang living room, mga friend. Alright. So, gusto ko ang ganito ang design. Magkasama ang kitchen. Alright. Dining room. Tsaka living room. Alright. Gusto ko ito, mga friend. Sa may balkong naman, mga friend. Alright. Dahil nasa third floor, kaya walang lilim. Wow. This is... Can we go? It's better. Better? Yes. Yeah. Right. So, di ang lugar na ito ay mas better, mga friend. So, andito kami sa may third floor, mga friend. Alright. So, mga bagong apartment din dito, mga friend. Alright. So, ang aming pong tinitignan ay yung mga bakante. So, yung mga wala pang bumibili, mga friend. Kami pa lang. So, papunta naman kami sa may kabila, mga friend, alright? Sa may mas mataas na building. May mga elevator. Alright. So, ayan yung mga electric bike, mga friend, alright? Na pwedeng hiram-hiramin. Gusto ko talaga yung third floor doon, mga friend. Ayan, yung third floor dyan. Gusto ko yan, mga friend. Wala lang lilim ang kanyang balcony. Pero okay na rin. Dahil ang araw ay vitamin. Vitamin A, araw. So,
ayan ang kanyang back view, mga friend, yung malaking building na ito. May elevator nga, kaso ayaw ko, mga friend, dahil pumasok ka na nga ng elevator, lalabas ka ulit, tapos papasok ka ulit sa may bahay na ito. Ito ang kanyang kwarto, mga friend. Master bedroom ata ito, mga friend. Alright. Tsaka ito naman yung isang kwarto. Kwarto ng bata. May crib. Naka-ready na, mga friend. Alright. So ito naman yung isang kwarto pa, mga friend. Pwedeng gawing opisina. O studio. Alright. Studio, ha? Alright, ito naman ang kanyang banyo. Alright. So, yan ang trono. Tsaka yung pagliliguan. Dito naman ang living room, mga friend. Alright. Ayun. Living room. Kitang-kitang view sa labas. Ito. Ito naman ang kanyang balkong, mga friend. Alright. Ayun. So, yung building na yon, mga friend, yung third floor, ang gusto ko doon. Ayan. Sa may third floor dyan, mga friend, yan ang gusto ko. Sana makuha namin yan, mga friend. Alright. Ayun, nag-uusap na sila, mga friend. Nakikipagtawaran na si Commander. So wala nang bidding-bidding dito, mga friend. First come, first serve. Ang kailangan dito, mga friend, ay kailangan mag-decide ka na kung gusto mo. Alright. Dahil first come, first serve. Nakalabas na po kami, mga friend. Alright. Tapos na aming oras sa pag-view. Dahil merong susunod naman po sa amin na titingin. Alright. Pag nakatira ka daw dito, may ano na? So may libreng e-bike, electric bike. Pwede mong hiramin, mga friend. Pwede mong ilaya. Tayo libre. Yan. Tinignan po namin sa may third floor, mga friend. Alright. Yan ang gusto ko, mga friend. Bakante rin sa baba. Baka gusto nyo. Yung Uy. Third floor, mga friend. Alright. At paisa mo niya pagkani, Jeza, na nagis daw, mapan amin kanya. Marunong kung lalaka, ha? Uy! The heater, ha? Ang bubong na. Alright. Ngayon, hindi ka natatanig ang building. Yan talaga ang gusto ko, mga friend. Third floor! Alright, so yan mga friend, patapos na po ang aming pong second day of viewing, second day of visiting. So ayun, lahat po ng aming pong na mga tinignan na mga bahay, yung mga apartment ay second, puro second floor at saka third floor, mga friend. So nagdadalawang isip po kami kung ano aming pong kukunin, second floor or third floor, mga friend. So abangan po ninyo sa part 3. Dahil magdi-decide po kami kung anong pong aming kukunin ni Commander. So ayan siya, nag-e-enjoy siya. Mag-uusap po kami mamayang gabi kung ano ang aming pong kukunin. Second floor ba o third floor? So second floor maganda dahil may lilim yung kanya pong balkonahe. Yung third floor walang lilim. Pero okay na rin kung ano ang ibibigay ni Lord. So see you sa Part 3, mga friend. Magkakaalaman na. Abangan. Alright.